Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan at kung kayo man ay mayroong nararamdaman o kaya mayroong dinadalang problema, atin pong itaas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, pagpalain ninyo kami ng inyong gabay at patnubay sa buhay. Pagpalain nyo kami ng kagalingan sa anumang karamdaman at pagpalain nyo kami ng kalakasan sa aming paghahanap buhay, karunungan na magagamit namin, lalo't higit kaalaman at karunungan tungkol sa inyong banal na salita, ang salita ng buhay. Maraming salamat po. Patnubayan niyo kami at pangunahan sa pag-aaral namin ito. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesu Kristo, aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Ito po ang inyong lingkod na naghahatid sa inyo ng pagbati, si Pastor Nilo. At mula po sa Jesus Word of Life Canada, ito po ang aming adhikain na makapagbahagi ng kahit na ilang minuto man lamang, 30 minuto sa mahalaga ninyong mga oras at panahon upang makasama kayo sa pagbubulay-bulay o pag-aaral sa kanyang banal na salita. Ang pag-uusapan po natin sa edisyon na ito ay tungkol po sa pakikipagrelasyon relasyon ng mag-asawa. Okay? Napakahalaga po nito dahil ito'y bahagi ng mga tagubilin o mga instructions na ibinigay ni Apostol Pablo, isang lingkod ng Diyos sa mag-asawa, no? Siya po ay napuspos ng banal na espiritu at naisulat ang tungkol po sa sulat sa mga taga-Efeso, lalo't higit doon sa ikalimang kabanata na matalakay po sa magandang pakipagrelasyon o tamang pakipagrelasyon ng bawat isa sa isang marriage. Okay? Napakaganda po ang mayroong minamahal at may nagmamahal. Okay? Ang disenyo po ng Diyos tungkol po sa marriage ay inireveal po niya. Pinaalam niya noong ikasal po niya ang unang couple, si Adam at saka si Eve sa Garden of Eden. Okay? Ang Diyos po ang nagtalaga ng kanilang relasyon at siya po ang nagkasal sa dalawa bilang mag-asawa. Dahil dito, dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang kanya pong disenyo sa marriage ay dapat na makapagbigay ng karangalan sa kanyang banal na pangalan sa pamagitan ng pagmamahalan ng mag-asawa. Pero ano po ba ang dapat gawin kapag humantong na sa loveless marriage? Ang pag-aasawa ay napunta na doon sa tinatawag na loveless marriage. Mayroon pong ilang mga definisyon ang mga psychologists na nagsasabing ang loveless marriage ay isang pagsasama sa isang bubong o isang sambahayan ng mag-asawa pero wala na yung tinatawag na passion o init ng pagmamahal sa bawat isa. Okay?
para na nga lamang po silang mga roommates, o kaya naman ay parang magkapatid na lang ang turing sa isa't isa. At nawala na yung romance o pagiging romantic sa bawat isa. Ang romance po ay hindi lamang tumutukoy sa sex. Ito'y bahagi lamang po. Pero ang romance yung close kayo sa isa't isa, kagaya po nung kayo ay nagliligawan o kaya nung ang lalaki ay nanliligaw sa babae. Okay? Na talagang pinapahalagahan niya ang anumang bagay sa kanyang magiging esposa o partner sa buhay. Ano nga po ba ang salita ng buhay tungkol po sa tamang relasyon ng mag-asawa? Unang-una po, binigay ng Diyos ang babae. The woman was created for man to be her helper. Okay? Helper, hindi yung kagaya ng katulong na gagawin lamang trapo o katulong sa mga may hirap na bagay, kundi katuwang sa buhay, katuwang na nagbibigay ng wisdom sa asawang lalaki, encouragement, support, lalo na kung ang kanyang partner ay nadi-discourage. Okay? Sa turnout ng buhay, may mga pagsubok ng buhay. Ang buhay ay hindi straight. So may mga tinatawag na ups and downs, twists and turns. Kaya marunong ang Diyos. Pinagkaloob niya ang babae para maging katuwang ng lalaki. Pareho po silang binigyan ng mental faculty, kaisipan na sapat upang makapagbigay ng wisdom sa isa't isa. So ang babae ay, bagamat siya ay weaker vessel dahil doon po sa Garden of Eden, siya po ay natukso. Kaya ang kailangan ay mahalin siya, arugain, alagaan, suportahan din. So may mutual na pag-iibigan o relasyon ang dalawa. Hindi lamang one way, kundi two ways. Okay? May nagbibigay, may tumatanggap, okay? And vice versa. Hindi puro tanggap na lamang ang isang partner sa buhay. Mayroon din panahon na siya ay magbibigay. Okay? Ang ibig kong sabihin, give and take relationship. Okay? So, ang marriage ay sagrado dahil dito, marami tayong dapat matutunan sa Biblia, ang salita ng buhay, kung paanong dapat natin gawin para mapaganda ang relasyon. Pagka po dumating sa puntong nagbago na ang pakikitungo ng bawat isa, anumang kadahilanan, maaring sa mga maliliit na mga bagay na nakapagsalita ang bawat isa ng hindi maganda at nasasaktan yung isa, na hindi na di-discuss, hindi talaga inuupuan at na-discuss kung ano talaga ang root, ang ugat ng problema. At dahil dito, natatago lamang sa kalooban at napupuno ng napupuno, o kaya nagpapatong-patong sa pagdaan ng panahon hanggang sa bigla na lamang sasabog na parang bulkan kapag ka nagalit. No? At kapag ka nagalit, kuminsan masasama ang salitang lumalabas sa bibig. Sabi nga po sa Biblia,
out of the abundance of the heart, the mouth speaks. No? Kung anong laman ng puso, lumalabas sa bibig, hindi maitatago. So ano ang mga dapat gawin daw ayon sa sinasabi ng banal na aklat? Kumpleto po ang banal na aklat. No? Hindi lamang kabanalan, hindi lamang pagmamahal sa kapwa, kundi maging sa pagsasaayos ng relasyon ng mag-asawa. Ito po ay mga ilan-ilan lamang sa mga puntos na ating tatalakayin kung ano yung mga dapat gawin ng isang Kristiyano o isang couple kapag ka dumating sa puntong loveless na marriage. Unang-una po, lalo na po kapag nagkakasakitan na ng damdamin, kalooban, at nag-aargumento na hanggang sa dumating ang puntong nag-aaway na, na hindi naman nauwi sa magandang kahihinatnan, kundi walang kapararakan ang direksyon kapag nag-aaway na, pag pinairal ng emosyon. Unang-una po ay mag-set po tayo ng boundary. Kapag doon po sa palaging naabuso, lalaki man po o babae, mag-set po siya ng healthy na boundary. Ang ibig ko pong sabihin, dapat matuto siyang mag-walk away, mag-disengage sa kanyang sarili kapag dumarating na yung argumento. Kailangan manahimik po siya at hindi po siya makipag-away o makipag-argumento. Matuto po siyang manahimik at kung maaari ay i-disengage po niya ang kanyang sarili. I-reject po niya. Huwag po niyang tatanggapin na siya ay masaktan. Tanggap lang ng tanggap. Hindi po siya pwedeng hindi po siya nararapat na gawing punching bag, no? So ang gagawin po niya ay lalayo lamang, doon lamang sa loob ng sambahayan. Maaring magbasa-basa siya, maaring magpatugtog ng yung siya lang nakarinig, no? Maaring maglakad-lakad siya, okay? Upang maiwasan ang magkaroon ng engagement doon po sa argumento o pag-aaway. Pangalawa po ay pansinin po natin, pahalagahan po natin ang ating mga pananalita. Okay? Maging maingat po tayo sa pananalita natin at ano po ang nararapat na maging pananalita natin. Doon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, okay, sa ika-apat na kabanata, okay, sulat sa mga taga-Filipos. Filipos o Philippians, Christianos sa Philippi, chapter 4, verse 8. Ang sinasabi po doon ay sa wikang Tagalog, sa katapus-tapusan, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, anumang mga bagay na totoo, anuman ang marangal, anuman ang matuwid, anuman ang dalisay, anumang mga bagay ang kaibig-ibig,
Anuman ang may mabuting ulat, kung mayroon mang kabutihan at anumang kapuri-puri, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo. So, yun ang mga salitang dapat na lumabas sa ating bibig. Mga matuwid, totoo, hindi pagsisinungaling, dalisay, pure, yung pong kaibig-ibig, lovely, at yung mayroong kabutihan, magdudulot ng kabutihan, at anumang kapuri-puri, pure, okay? Walang kahalong malicious na intention. Ito ang mga dapat na pananalita ng isang mabuting esposo o esposa, partner. So what's for the things, the words that you say, maging maingat doon. Kasi dala ng damdamin natin, kuminsan nakapagbitaw tayo ng salita na masakit pakinggan. At hindi yun ang nararapat sa pag-correct o pagtutuwid sa isang loveless na marriage. Wala ng pagmamahal na marriage. Pangatlo po, magpanalanginan, ipanalangin mo siya, at kung siya ay Kristiyano o Kristiyana, i-encourage mo rin siya ay manalangin alang-alang sa iyo. Okay? Alalahanin natin na may mga impluensya na pwedeng manggaling sa masasamang espiritu o sa kalaban na pwedeng pumasok sa kaisipan, at ito ang maging basehan natin para tayo ay makapagsalita ng hindi magandang bagay. Malinaw po ang sinasabi ni Apostle Pablo na renew your mind. Okay? Every now and then, kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, sabi po doon, pagbulay-bulayan ninyo ang salita araw at gabi. Ang isa po sa nakasad doon, nakasulat ay palagi niyong iti-check. Palagi nating iti-check ang ating kaisipan. Baka namamali na tayo. I-renew natin ang ating kaisipan. Let us renew our mind kung alam nating nagkakamali na tayo. So pray for one another. At ang pang-apat po, pahalagahan po natin ang bawat bagay na ginagawa ng ating partner. Okay? Pansinin po natin kapag nagsasalita siya. Noon po, nung nililigawan mo pa ang magiging partner mo sa buhay, bawat salita niya pinapakinggan mo. Mas nga buntong hininga ay pinapansin mo. So, ganun din naman ang babae nung naliligaw pa siya ang lalaki. Kaya binibigyan mo ng halaga ang kanyang mga gawa at sinasabi. Na nga ba yung sinabi mo? Okay? Pakiulit nga, no? Kasi po, mahalaga yun sa kanya. Okay? So maliit man o malaking bagay, pinapahalagan po natin. Okay? Para pagkaroon po tayo ng sigla sa marriage, at muling mag-alab yung tinatawag na pagmamahal sa bawat isa. Maring nandyan lang sa puso yan, pero anong gagawin natin kapag dumating nga sa loveless ang marriage, ang estado ng ating pag-asawa? So kailangan pahalagahan siya, pahalagahan mo ang kanyang mga gusto, at tatandaan mo ang mga yan. Okay. So,
palagan mo siya sa kanyang mga importante mga okasyon, kagaya ng birthday, anniversary, at kung ikaw noon ay mahilig magbigay ng mga bulaklak, magpatuloy na, magpatuloy at muling ibigay, tsokolate, magpatuloy ka rin sa bagay na yan. Okay? So ulitin ko po, ito'y mga ilang puntos lamang. Paano po tayo magbe-build up o magre-reconstruct, bubuin muli ang isang loveless marriage at gawing isang marriage na full of love. Una po ay kapag kapalagi kang nasasaktan, imbis na makipag-argumento at makipag-away, mag-set ka ng boundary, ng gap, na kung saan ay mananahimik ka. At doon sa pananahimik mo, number two, manalangin ka. Ipanalangin mo siya, ipanalangin niyo ang relasyon niyo. Pangatlo, pahalagahan ang bawat mga bagay-bagay na ginagawa niya o ginagawa. Kagaya nung ikaw ay nandiligaw pa lamang. At pang-apat po, maging maingat tayo sa pananalita. Huwag tayong gagamit ng mga panalita na babatakin natin pati yung kanyang mga magulang, mga kapatid, dahil may sama ka ng loob sa kanya. Yung tinatawag pong sama ng loob, unti-unting nabibuild up yan hanggang sa yan ay maging galit, which is hindi maganda. Paano naman po yung loveless marriage na sinasaktan ang may bahay, sinasaktan ang partner sa buhay? Yung pong inaabuso, dapat na humiwalay muna doon sa nangaabuso. Okay? Sa counseling po, ay hindi po siya ini-encourage na makipagbalikan hanggat hindi niya nakikitang nagbabago ang kanyang partner na umaabuso sa kanya. Nandun po ang pagpapatawad, palagi mo siyang ipananalangin, pero kailangan makita ang pagbabago ng maabusong partner. At mayroon pong tinatawag ng mga therapy na kung saan ay ini-enroll yung nang-aabuso. Kung siya man ay alcoholic, siya man ay nananakit, mayroon pong mga ahensya na gobyerno na tumutulong dito para ma-rehabilitate ang tao. Minsan po, mayroon pong pinanggagalingang mga problema, ugat ng problema kung bakit nagkakaroon ng ganyang pag-uugali. Okay? So, wag pong ipagwalang bahala. Kailangan pagsumikapan na maibalik po siya sa magandang katayuan. Hanggang dyan lamang po, nawa po'y na-bless kayo sa ating kaunting pagbubulay-bulay at pagtalakay sa napakahalagang topic, ang tamang pakikipagrelasyon ng mag-asawa at kung anong gagawin natin kapag dumating sa puntong loveless na ang marriage. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Haji Alejandro. Okay, nanood kami ng concert niya dito sa Canada. Nagpunta sila ni na Rico Puno, Marco Sison, Ray Valera. Naalala ko yung sinabi niya. Ang sabi niya, sa isang tingin lamang, malalaman na niya kung ang isang marriage ay napipilitan lamang magsama ang mag-asawa. Kumbaga parang loveless ang marriage. At sa isang tingin din lang, malalaman niya kung talagang ang mag-asawa
ay talagang nagmamahalan. Well, maaaring marami siyang karanasan dito, kaya niya nasasabi yun. Pero ang bottom line sa ating pag-aaral, God is love. At ang unang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig. Ang tunay na disenyo ng Panginoong Diyos sa pag-asawa ay mag-ibigan ang mag-asawa. Dapat makapagbigay ng honor, ng glory sa pangalan ng Diyos ang ating pag-aasawa. That's why sa marriage, tatlo po ang parties na involved. Ang lalaki, ang babae na ikakasal, at ang pangatlo, ang ministro o pare na siyang kumakatawan ng Diyos para italaga ang institution ng marriage alang-alang sa mag-asawa. So, maraming salamat po sa inyong pagsama po sa amin. Nawa po ay patuloy kayong makabahagi o makibahagi sa amin. Doon po sa mga bago lamang, mag-subscribe po kayo. Salamat po na marami. At muli po, mag-subscribe kayo sa the Filipino World Channel. Okay? Filipino World Channel, dito po sa programa ng Salita ng Buhay. Sa inyong lahat, ako po'y nananalangin sa ngalang banal ng Panginoon na pagpalain po kayo. At kung ano man po ang inyong nararanasan sa ngayon na kabigatan sa buhay, naway ang kamay ng Panginoon, ang patnubay, ang pagpapala, ang pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang siyang sumama sa inyo at patuloy kayong subaybayan, ingatan, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Ito po ang aming dalangin. Tayo po ay magpuri sa Diyos. Ito po ang aking dalangin sa ngalang banal ni Jesucristo, ang Panginoon at tagapagligtas natin, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen.